Hi guys, welcome to Saina Vlog. So, for today's video ay pag-uusapan natin kung paano nga ba natin tatanggalin ang ating mga eye bags at yung dark circle dito sa ating under eye. Wow! Well, bago ko sa inyo i-share kung ano yung sikretong pantanggal dyan, is ikikwento ko na muna sa inyo kung paano ako nagkaroon ng dark circle dito sa aking under eye. Actually, hindi pa naman siya eye bags, pero malapit na siyang maging eye bags, ha? Nauna lang yung itim. So, kasi nung nakaraan, kung mapapansin nyo, meron akong last upload na video na naglaro kami ng pamangkin ko nga ng ML. And then, nung nakaraan na naglaro kami ng ML, is parang medyo nagugustuhan ko yung laro nga na ML, kaya medyo na-addict ako ng konti dyan sa ML na yan. So, kung hindi nyo pa nalalaman kung ano yung ML na sinasabi ko, yung ML is yung Mobile Legend. Pero alam ko naman na alam nyo ng lahat kung ano nga yung tinutukoy kong ML. So, yun na nga, naglaro ako ng naglaro. And then, hanggang sa ano oras na ako natutulog, napupuyat ako, kaka-ML. Yung tipong gusto kong maging master, pero hindi ako makaalis-alis sa ilight. Nanggigigil ako sa laro na yon. Kaya ayun, dahil sa kagustuhan kong makamaster, hindi nga ako nakamaster, ang nakuha ko is eye bags or yung dark circle dito sa aking under eye. Ayan, kung mapapansin nyo, nadala lang ng makeup, kaya medyo ano, medyo na wala ng konti yung itim dito. Pero medyo maitim talaga siya. Nag-makeup lang ako kasi nga, syempre nga naman kung haharap ako sa inyo na ganun yung itsura ko, diba? Tsaka naman. So, ayun. Dahil doon, nag-research ako kung ano yung magandang pantanggal ng dark circle sa ating under eye or kahit eye bag, kaya niya talagang tanggalin. So, eto na, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung na-research ko. So, maiksi lang tong video na to. Hindi ko na patatagalin dahil gusto ko na matulog. Parang kulang yata ako sa tulog eh. So, ang na-research ko is itong aloe vera soothing gel. Actually, kahit anong aloe vera soothing gel is okay din siya. Kasi yung meron naman ako nung nakaraan na yung kulay green na aloe vera soothing gel. Meron ako nun, pero naubos na kasi. And then, bumili ako ng panibago dahil nga gusto ko rin i-try to. Actually, maganda rin to. Ito kasing soothing gel na to ng aloe vera is kinagamit ko talaga to sa mukha ko. And nakakaganda rin siya ng mukha and nakakatanggal din siya ng rashes. Yung anak ko na nagkaroon siya ng rashes sa puwet. So, ginamit ko rin itong aloe vera. Actually, hindi ito yung ginamit ko, yung kulay green. Pero halos same lang din naman sila. And nilalagay ko pa rin naman to sa puwet niya pag nagkakaroon din siya ng rashes. So, ayun na nga, bumalik tayo sa eye bags at yung dark circle. So, kasi yun ang topic natin, di ba? Na-research ko din na magandang eterno dito sa soothing gel yung patatas. So, meron akong ginawang video para sa inyo, para ipakita ko sa inyo kung paano yung ginawa kong pag-mix dito sa soothing gel at saka yung patatas. So, video insert. So, ganun yung ginawa ko. Ang ginawa ko muna dun sa patata, syempre binalatan ko, diba? And then, after nun, hiniwa ko muna siya ng pa-square na maliliit. Tapos, nilagay ko siya dun sa dikdikan ng bawang. And then, nung dinidikdik ko na siya, is hindi ko siya madikdik ng bonggam-bonga. Kaya, ang ginawa ko, kumuha ko ng blender and blinend ko siya para mas mapino talaga siya ng husto. And pagkatapos nun, kung makikita nyo naman, nilagyan ko siya ng isang kutsara lang na nung aloe vera soothing gel. So, ayun. Tapos, inilagay ko siya sa rep. Pagkatapos ko ilagay sa rep, siguro pinaabot ko ng mga isang oras yun. Saka ko siya inilagay dito sa aking
dark circle under eye or eye bags. And based on my research, maganda kung ipapahid mo yung potato gel kasi naging potato gel na nga siya dahil pinaghalo mo yung potato at saka yung soothing gel na aloe vera. Maganda siya kung ipapahid mo siya ng umaga at saka sa gabi bago ka matulog. Tapos kung wala naman kayong potato, meron kayo diyang vitamin E, pwede rin siya ihalo dito sa soothing gel, tapos yun din yung i-apply mo dito. Bali kasi ako, wala kasi akong vitamin E, kaya ang ginawa ko, nagpabili lang ako ng patata sa tindahan, tapos yun na lang yung inihalo ko dito. And maganda naman yung result niya sa akin. Actually, kahapon ko lang siya na-try, and tsaka ngayon, so medyo nag-lighten na ng konti yung dito ko, at tsaka parang, kasi meron na nga talaga akong patubo na konti, kung mapapansin nyo talaga, medyo haggard talaga ako ngayon, dahil nga dyan sa kaka-ML ko. Meron na akong patubo, ayan o, kung makikita nyo. Parang patubo na siyang eye bags, malapit na. Kaya, inagapan ko na para hindi na siya lumaki kasi pangit nga naman 'di ba pag nagpanagaka-eye bags. Actually, hindi ako ma-eye bags na tao, pero dahil nga dito sa larong to na medyo naka-addict ng konti, so nagkaroon ako ng konting imperfection sa aking mata. So, ayun na nga guys, hanggang dito na lang ang share ko sa inyo ngayong araw na to kasi feeling ko kailangan ko nang mag-refresh dahil medyo nahahagard na talaga ako at kailangan ko nang matulog. Feeling ko lang, kulang talaga ako sa tulog. So, hindi ko na papahabain tong video na to, hindi ko na patatagalin dahil na-share ko naman na sa inyo kung ano yung magandang pantanggal ng eye bags or yung dark circle sa ating under eye. So, ayun na nga. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share na din para lahat tayo happy. Bye, guys! You know what I'm saying?